Hi everyone! Welcome back to my channel, Gardening ni Ate Papa. Kamusta na kayo? Today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paggagawa ng mga organic fertilizers. May hinanda akong mga organic fertilizers. Meron akong fish amino. Okay? Meron din akong fermented fruit juice, fermented plant juice, at gumawa na rin ako ng seaweed fertilizer and calcium phosphate. Okay? So today, tuturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa, yung lahat ng yon, at kung paano ko siya binuro. Alright? Sige, let's start! Yung pagburo po ng fish amino acid, napakadali lang po. Ang mga ito po ay madalas kailangan lang ng panahon para masakto ang pagburo niya. Ako kasi ang ginagawa ko 3 to 4 weeks. Oo. Minsan 25 days. So, it's between 3 to 4 weeks lagi. Sa fish amino ko, ang ginagamit ko lang, ito lang yung mga parte ng mga isda na hindi na natin ginagamit, hindi na natin niluluto. Ito na yung mga hasang, mga laman loob ng mga isda, kahit nga yung mga buntot, oo, kahit yung mga buntot, yung mga gills, mga ganun baga, fins, yon, na hindi na natin ginagamit, isasali na natin yan sa pagbuburo. Okay. Yung pagkuha ko kasi ng mga ito, hindi kasi madami. Konti lang kasi ang nabigay sa akin na hiningi ko lang naman to sa ano, sa palengke nung pumili ako ng isda. Okay? Lahat pong ito libre po kasi pwede niyo po ihingi lang sa palengke. All right? Instead na maging basura pa, okay? Pwede niyo pong ihingi sa mga nagtitinda ng mga isda. Kahit gaano po kadami, pwede-pwede po natin magawa ng fertilizer yan. Kahit anong isda po, pwede-pwede. Kung yan ba ay galing sa maalat na isda, yung maalat na tubig, o di kaya sa mga sa pond, pwede-pwede kahit ano po. Okay? Ang kailangan lang natin ay kung gaano kadami yung isda natin, okay? Ganun din karami ang ating sugar. Okay? Ang ginamit ko ay molasses. Kung wala namang molasses sa inyo, pwede namang gumamit ng brown sugar. Alright? So, makikita nyo na kailangan lang haluin ng maigi ang mga isda at ang mga molasses. Alright? Ayan, magsa-start na tayo gumawa ng fertilizer ng fish amino acid. So, ito ay mga laman loob ng isda. Kahit anong isda, okay lang. Yung mga scrap food o scrap fish, mga buntot, ganyan. Mga gills nila, pwedeng-pwede yan. Kasi basura lang to eh. So, pwede nyo ihingi ito sa palengke. Ibibigay naman nila ito. Bawas basura na rin yan. Pwedeng-pwede yan maging fertilizer natin. Tapos, container, kung saan nyo ilalagay yung, kung saan natin ibuburo yung isda. And of course, molasses. So, ibig sabihin, 1:1, kung ano yung timbang nito, pareho sila ng timbang dapat dito. Sige. Ayan, ititimbang natin ang konti. Nasa 5.5 lang. 550 grams. 550 grams.
So, ayan na siya. Lalagyan natin ang label para malalaman natin kung kailan natin siya i-harvest. Kailangan natin siya iburo for 3 to 4 weeks. Yes, babalikan natin to siya sa after 4 weeks. Ngayon, ilalagay natin to siya sa medyo madilim na area habang siya ay nagbuburo. Okay? Ayan. Ayan na. So, 1 month. Sa June 19 natin siya i-harvest. May puti po ating fish amino acid. Normal lang po yan dahil pinaburo po natin siya ng isang buwan. Okay, pero wala naman po siyang uod. So, okay po ito. Alright? I-separate lang natin yung lamang sa konti-konti. Hindi po siya mabaho, hindi po siya malangsa. Amoy molasses pa rin siya. Amoy matamis, ganun. Amoy molasses. Gaya po ng ano natin, fermented fruit juice, gagawa po ako ng second extract nito. Hindi sayang ating ginawang fertilizer. Okay, pigain lang natin. Para makuha lahat ng katas. Dahil konti lang po ang ating fish scrap last time, ito lang po ang nagawa niya. So, konti lang din siya. Less than a liter lang po ito. Mga siguro 500 ml. Mga ganun lang. Yung mga ganito po, huwag nyo pong itapon. Ilagay nyo lang sa compost. Or pwede nyo na ipakain kung meron po kayong mga farm animals. Pero kung wala, syempre sa compost po. Maganda po to sa compost. Okay? And second extract ng FAA, fish amino acid.
nating first extract ng fish amino. Sayang, konti lang. Pero, okay lang. I-ano ko lang to. I-highlight ko lang kasi nagandahan ako sa kanya. Ito po ay Napolitano basil. Parang kailan lang ko lang to tinanim eh. Parang 2 weeks ago. I forgot. Parang ganun lang eh. And yet, ang ganda nun nyo. From the seed po ito. Kasi yung mother plant ko na benta kasi. Kaya gumawa na naman ako ng panibagong mother plant. Dito po kasi ako magka-cuttings. Okay, ang ganda niya oh. Ito po yung result ng fish amino. Yes, the fertilizer. Once a week lang po. No need the everyday. Kasi aksaya naman ang fertilizer. Kaya everyday mo. Diba? So, kahit once a week po, maganda na po siya. Importante po ang may sikat na araw. Oo. Pretty po siya talaga, no? Iba yung pagka-pretty niya, no? Ayun! Na-distract ako bigla. Anyways, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako naggawa ng fermented fruit juice. Ito na yung pampabulaklak natin. So, since magiging mahaba ito na video, ihahati-hati ko na lang. Okay? Kasi para isang video na lang silang lahat, mga organic fertilizers na ginawa ko. Okay? Okay, ito naman, gagawa tayo ng fermented fruit juice. So, ang kailangan naman natin ay syempre mga prutas at kalabasa. Ang ginamit ko dito, 375 na papaya, saging, at kalabasa. Tag 375 each sila. So, ang molasses natin nasa 1,125 grams siya. Natimbang ko na yan. Ayan. Tapos, hihiwain to ng pino para mabilis silang maburo. Okay. Tapos, syempre, sangkala natin para maghiwa-hiwa tayo. Ayan, nahalo ko na ito.
Ayan. Maayos ko na siyang nahalo hanggang sa dulo. Ayan. Okay, iburo natin to ng 3 to 4 weeks din. Katulad ng fish amino at yung seaweed fertilizer natin. Medyo mahirap maghalo kasi maliit ang jar ko. Pero kung may mas malaki kayong jar, mas mabuti. Halo ko na siya. Okay, tatakpan na natin to. Tapos ililabel ko na. Ayan na po. Ito na po ating fermented fruit juice. Okay, nalabel na natin. 25 na yun. And iha-harvest natin to sa June 15. 3 weeks from now. Pwede kasing 3 weeks to 4 weeks ang pagbuburo. Pero gusto kong 3 weeks lang para magamit na agad. Ayan. Ginatito ko siya. Nisil ko talaga para maiwasan yung mga guwapang-gapang ng mga dagga. Ayan, langgam. Mga langgam. Kung ano-ano pang peste. Just in case hindi na maganda yung sili ng jar. Ayun. Mag-harvest na rin tayo ng fermented fruit juice. Okay. Ito po yung itsura niya sa loob. Amoy matamis po. Amoy molasses siya. Hindi siya mabaho. Dito ko ilalagay. Ito po yung purong katas niya. Siguro more than a liter po ito. More, ilang liters pa ito? 2 liters kasi itong container. So, probably 1 liter din. Okay. Fermented fruit juice. Mamaya lalagyan ko ng label. Tapos ito, huwag nyo pong itapon ha. Pwede nyo pong ipakain sa mga alagang hayop ninyo. Kung may farm animals kayo, ganyan. Pwede nyo pong ibigay ito. Or sa ilagay nyo po sa compost ninyo. Okay? Ang gagawin ko po dito, lalagyan ko po siya ng konting tubig. Okay? Tapos, pipigain ko lang siya pangalawang beses. Sayang eh. Fertilizer din yon. Thank you.
Okay. So, meron akong first extract FFJ at second extract FFJ. Okay, effective din po ito. Parang half strength na po siya. Ibig sabihin, kung gagamit ako ng, in 16 liters, gagamit ako ng 6 tablespoons nito. Okay, 5 to 6 tablespoons. Ito po, gagamit po ako ng aabot ng 10. Okay, 10 tablespoons for 16 liters of water. Okay? Sayang din ito. Kaya dapat may second extract. Parang gata lang. Parang gata. Okay? May unang piga, may pangalawang piga.